Hi there, Lawi here. So, welcome back to my channel. So, for this vlog, ayan, so, this is a combination of our Sunday service with Daddy and then, syempre, yung quick date namin, lunch out with our bride, si Miss Nicole. So, ayan, so, bago nyo po tayo pumunta doon, So, I'm just happy today dahil swell the day today. Ayan. So, thank you Lord talaga sa hanap buhay na pinagkakaloob niya sa amin. Dahil syempre, yung provision niya talagang malaking bagay yon for us. Diba? Syempre, hindi ka makakatulog ka ng mahimbe kapag alam mo na nakakabayad ka ng bills or na bibili mo yung mga talagang dapat at kailangan ng anak mo. So, sobrang thankful namin ni Ice doon sa hanap buhay niya at sa hanap buhay namin, nila mami, nila daddy, kaming lahat. And ayun, isa din sa bagay na natutunan ko talaga lately, sabi, save a little and enjoy a little. Kasi pag puro ipon daw tayo, pag save daw tayo ng save, may possibility na nawawalan tayo ng oras or may possibility din na kunin yun sa atin na mawalan tayo ng pagkakataon or di din naman natin masasabi kung hanggang kailan na lang din talaga tayo. So, napakahalaga na save a little and enjoy a little. Diba? So, pag nag-save ka, tapos nag-enjoy ka din, diba? Dun mo makikita yung balance ng life. And syempre, pag nag-enjoy ka, tapos may nangyari man na hindi inaasahan, alam mo na meron kang madudukot kasi nag-save ka pa din. And mahalaga din na nag-e-enjoy, syempre, kailangan din natin yun, syempre, para magpatuloy pa, di ba, na gawin yung mga kailangan gawin, yung nagbuhay, di ba? Kailangan din natin mag-enjoy, syempre, hindi lang yung papagodin natin yung sarili natin na mag-save, na mag-save. So, syempre, enjoy din tayo minsan, di ba? Wala namang masama doon. And, syempre, huwag din kalimutan yung save. Save a little and enjoy a little. Kasi pag puro enjoy naman, hindi din maganda. So, napaka-importante ng balance po na yun. So, enjoy a little and save a little. And napakahalaga din na, syempre, spend mo din yung time mo with your family. Di ba? Napaka-importante din talaga. Pinagkaloob sila sa atin ni Lord. So, mahalaga na bigyan din natin ng halaga, syempre, yung family natin. Kahit naman anong mangyari sa atin, hindi naman yan mawawala. Family na talaga natin yan. And syempre, talagang sila din yung nandiyan. Kapag dumating yung panahon na naghirap ka, may nangyari sa'yo masama, hindi naman po. Pero pag na-aksidente ka, yan ang unang pupunta sa'yo, mag-aalala sa'yo, lalapit sa'yo at tutulong sa'yo. So, napakahalaga din talaga na bago natin i-please yung ibang tao, ang una nating i-please yung family natin. Kasi sabi nga din, di ba, sa Bible, love your enemy. Kung yung enemy nga pinapalove sa atin ni Lord, di ba, tinuturuan tayo ng Lord na mahalin yung enemy, even our enemies, di ba? So, paano pa kaya yung family natin, di ba? So, di ba, at the end of the day, nanay mo yan, tatay mo yan, kapatid mo yan, di ba, asawa mo yan, di ba, anak mo yan. So, di ba, mas mahal, lalo natin silang mahalin kasi yung enemy nga pinapalag sa atin ng Panginoon, mahal, love your enemy. O, say, mas lalong love dapat ang family. So, ayun, napaka-importante nun. So, yan, thank you Lord talaga, syempre. So, the day today, thank you Lord. Nagpe-pray namin to lagi na tulungan kami ni Lord na magamit to sa tama or makapag-budget ng tama, i-manage yung finances ng maayos. Sobrang ganun lagi. And syempre, hindi namin kakalimutan yung tithes. Lagi yun talaga, hindi yun pwede mawala. Dahil syempre, si Lord naman yung nagbigay ng blessing sa atin. So, ayun, should thank Him first, diba? At saka Kanya naman yan. Pinagkalooban niya lang tayo. So, ayun, I'm just happy and thankful. Ang dami kong realizations and natutunan sa mga panahon na to. And I thank God for it. Dahil alam ko siya nagturo nun sa akin. So, yun lang po. See you on our mga video clips. So, yun. Let's go watch our vlog today.
pistachio, fudge, and dragon fruit. Dito na naman po kami sa Tom's World. Dahil suki si Sky sa Tom's. Yan. Yan o. Ayan, that's our video clips for this vlog. And ayan, right now, nagluluto naman ako ng ulam namin. Ulam namin tatlo, kami tatlo, ni Ice, ni Sky, ako. Hanggang mamaya na to. And ang ulam namin for today, ayan, tinola. Si Grace ang bumili ng aming ingredients. Thank you so much. Ang galing ni Grace pumili ng mga ingredients. Lahat yan, fresh. Tapos, hinintay ko na lang talaga kumulupa. Titimplahan ko na lang, ayusin ko. And then, lalagay ko na tong malunggay. So, good din yan for me. Thank you, Grace, sa pagbili ng ingredients. Right now, na nunood temporarily. For the meantime lang, kasi tatapusin ko na tong niluluto ko. Sobrang limit ng first time. Minutes lang naman yan. Ayun, nakaligo na din si Sky. Nakakain na din siya kanina, kakain na lang siya ulit kapag natapos na yung tinola, kasabay kami ni Ice. Ayun, sobrang gusto ko lang din pala mga musta sa inyo, di ba? Ang tagal na din, gusto ko lang din makipagkwentuhan, kamusta kayo, sana ayos lang kayo, sana masaya kayo, or nag-e-enjoy. Kung hindi naman, kung kayo'y may pinagdadaanan, I'm pretty sure malalagpasan nyo din yan, di ba? Huwag na kayo masyadong mag-alala ng sobra. Malalagpasan nyo yan in Jesus' name. And kung ano man yung mga pangangailangan nyo, ipoprovide yan ni Lord sa inyo. Bibigay niya yan sa inyo in Jesus' name. Diba? O kung may, kayo man may nararamdaman, may sakit, diba? Gagaling kayo in Jesus' name. I-claim na po natin yan dahil God is always in control. Diba? Don't worry too much. Diba? Kasi pag masyadong nag-aalala, hindi din maganda sa kalusugan. Possibility, baka hindi makatulog ng maayos, di ba? Or lagi kang malulungkot din talaga pag lagi nag-aalala. Pwede rin na magkasakit ka, di ba? Pag nasobrahan, di ba? Mag-stress ka talaga, di ba? Pwede ganun yung effect sa body mo, di ba? Sa mind mo din, sa mental health mo. So, ayun, pray na lang. Pray about it, di ba? Pray. Number one yun na magandang dapat gawin, di ba? Pray more, worry less, di ba? Hindi ko naman sinasabi na hindi ka mag-alala, pero napakahalaga din talaga ng panalangin, di ba? It's a normal reaction, lalo na kapag biglaan yung pangyayari. May panahon talaga na mag-aalala ka, pero yung too much, hindi maganda, yung sobra-sobra. It's normal, di ba? Pero yun, don't worry too much, di ba? Lift everything to the Lord. Surrender everything to the Lord. Lalo na limited lang yung alam at kakayahan natin. Di ba? Bigay na natin yun sa Lord. Hindi niya tayo pababayaan. So, yun. Sabihin, you just have to be honest
with God, 'di ba? Maging honest lang tayo. Sabihin natin, Lord, nalulungkot ako. Lord, nasasaktan ako. Lord, pinahiya ako. Lord, kailangan ko ng tulong. Ganun. Lord, galit ako, 'di ba? Makaya naman natin maging honest sa kanya kasi siya naman yung available 24/7 anytime anywhere, 'di ba? Na talagang makakaunawa sa atin at laman ng puso at isip natin. Diba? Hindi naman tayo i-judge ni Lord. So let's make him our best friend, 'di ba? Maging honest tayo. Eh 'yan naman ay hindi tayo pababayaan siya ka mahalaga tayo sa kanya and mahal niya tayo. Ayun, di ba? Pray more and worry less. So, ayan. Time will come. Magiging ayos din yan. Di ba? Malalagpasan mo yan. And time will come then na at the end of the day, may natutunan ka. Posibleng pinalalakas ka lang, pinalalago ka lang, pinatitibay ka lang kung ano mang pinagdadaanan mo. At saka, dadaanan lang natin yan. Di ba? Hindi natin yan tatambayan. Kaya nga, pinagdadaanan. So, ayun lang. So, mag-ingat kayo palagi, samahan kayo ni Lord sa lahat ng gagawin nyo, mga plano nyo, i-bless ni Lord, maging malago, makatulong sa iba, sa pamilya, diba? At syempre sa mga pangangailangan, personal, diba, sa pamilya. So yun, diba? Lift everything to the Lord. Claim na natin yan, ibibigay yan ni Lord. So, yun lang. See you on our next one. See you. Bye-bye.